Magandang umaga po sa kanilang lahat. Talapakan natin ng Diyos sa isang napagpalang umaga na dinala tayo dito, tayong mga umaasa na tayo ay makakatanggap ng kagalingan. Kahapon ang hapon, nag-umpisa ang ating misyon sa katedral. Halos lahat po na may bukol, may cyst sa breast at may goiter, nawala lahat yon. Gumaling lahat po. Nagpatotoo, kahapon, pinagaling sila ng Diyos. Meron pong isang bata doon na may bukol, umiyak na yung nanay dahil napakabata para operahan. Bigla pong nawala. Yung isa po naman, na aksidente, halos may crutches, hindi makalakad. Iniwan na po sa amin yung kanyang tungkod, yung dalawang crutches. Saka meron din po tayong bata na ipinanganak na duling, natuwid yung mata. At marami pang iba't ibang pagpapagaling ang ginawa ng Diyos dito sa inyong lugar na Puerto Princesa. Yan. Ang tawag po dyan ay Divine Visitation of God's Power. Pero hindi po ako nagpapagaling ang ating Diyos. Ang ating din pong Diyos ang tumawag sa inyong lahat. Dahil hindi ko naman kayo kilala. Pero kilalang-kilala kayo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na yung namumroblema sa kanilang sakit. Nanghihina ang loob. Nawawala na ng pag-asa. Ang ating pong Diyos ay nagpapadala ng instrumento. Ganyan po siya kabuti. Kanina po, in-interview ako, kung paano ba gumaling, Father? Sabi ko, sa totoo lang, hindi ko alam. Pero, ang umpisa ng pagpapagaling ay kapag tayong lahat na nandito ngayon. Matapos kong sabihin na mahal kayo ng Diyos, ay mararamdaman niyo yan sa inyong pagkatao. Yan ang umpisa. Bakit ba kailangang maramdaman ng tao na siya ay mahal ng Diyos? Yung po mga may sakit, kadalasan, nanghihina na yung loob. Ang pakiramdam nila, sila ay pabigat. Ang pakiramdam nila, wala nang pag-asa, wala nang magagawa. Masakit isipin, na dati-rati ang dami mong ginagawa, ang dami mong mga pangarap, tapos ngayon nasabi ikaw ay may cancer, ikaw ay may diabetes, ikaw ay may high blood. Karamihan sa inyong mga ginagawa dati, hindi mo na magawa. Nang bumababa ang ating tinatawag na steam o pagtingin sa sarili, nahahabag tayo sa ating sarili, dahil sa tingin natin, tayo ay walang kwenta na. Wala nang halaga ang ating buhay. Kailangan ma-erase yan. Kailangan mawala yan sa inyong puso na kayo ay wala nang kwenta dahil kayo may sakit. Na kayo ay pabigat dahil hindi na kayo nakakapagtrabaho. Naaaburido na kayo. Mainit ang ulo. Minsan, nawawala na tayo ng pag-asa. Hindi po yan nakakatulong sa isang may sakit at sa isang lumalapit sa Diyos. Minsan kailangan natin itong makita in the positive side. Ano ang positive side nito? Ngayon po, may panahon na kayong magdasal. Kung noon kayo'y malakas, hindi nyo naisipang magdasal. Kung saan-saan kayo pupulutin, kung saan-saan kayo nang pupunta, natatapos ang maghapon, hindi nyo natawag ang Diyos. Ngayon, kayo may sakit, na-stroke, nagka-arthritis, marami na kayong oras, napakalaki ngayon ang inyong magagawa kung kayo ay mananalangin,
at iaalay nyo yung inyong karamdaman para naman sa konversyon ng inyong mga kamag-anak. At sana sila ay maliwanagan din. Natatandaan ko po noong ako ay unang dating pa lang dito sa Pilipinas, may nagsabi sa akin na, "Father, nandun ako sa, kasi galing ako ng Rome, may isang Monsignor doon, ngayon ay obispo na, ang sabi sa akin ay, darating ang panahon, babalik ka sa bansa mo, sa Pilipinas, tulungan mo ang bansa mo na gumaling ang inyong bansa." Sabi ko, "Di ako ay dumating dito. Ako'y dumating dito, dahil nga ako'y healing priest. Ang mga nami-meet ko naman tao, mga lumpo, mga bulag, mga may cancer, mga nasa wheelchair. Ang iniisip ko, paano ko matutulungan ang bansa kung ang aking mga nakakasalamuhay puro mga baldado?" Dito ko naisip na ang mga tao palang may sakit ay napakalapit sa Diyos. Dito ko napagtanto na ito palang mga may sakit ay maraming oras sa Diyos. Na ang kanilang panalangin ay makapangyarihan. Kaya simula noon mga kapatid, ang ako ay humihingi ng dasal sa kanila and it works. Ang sarap isipin niyan na kayo palang mga may sakit dito, sa tingin ng iba o kahit sa tingin ninyo wala kayong magagawa, pero ang panalangin ninyo ay napakalaking bagay. So simula ngayon, sasabihin ko na sa inyo mga kamag-anak na kung sila'y may problema, lumapit sa inyo mga may sakit at humingi sa inyo ng dasal para naman kayo magkaroon ng trabaho. Minsan kasi akala nga ng mga kamag-anak, mga walang trabaho itong mga ito, walang ginagawa. Nakaupo, nagmumukmuk. Yan, ngayon, binigyan kayo ng Diyos ng trabaho. Ang trabaho nyo ngayon ay magdasal. At malaki ang inyong magagawa. Mawawala ang inyong aburido. Tapos malalaman nyo na lang pagbalik nyo sa doktor, wala na kayong sakit. Kayo ay magaling na. Amen. O, tingnan mo yung mga may sakit, napapangiti na ngayon. Kasi sila ay nagkaroon na ng trabaho. Alam niyo mo ba, ang pinakamahirap sa isang tao ay malaman niyang sila'y walang magawa. Pumupunta po ako sa mga slum, sa mga mahirap na lugar. Pinamimili ko sila, anong gusto ninyo? Bahay, pera, pagkain, trabaho. Interesting. 100% trabaho ang gusto nila. It gives them dignity. Ang una palang pipiliin ng tao, akala ko noon ay pagkain, tapos bahay, tapos pera. Hindi pala. Ang gusto pala ng tao ay magkaroon siya ng trabaho. So doon sa mga walang magawa at walang ginagawa, ngayong araw na to, binibigyan kayo ng Diyos ng misyon. Ang inyong misyon ay magdasal. Meron po akong kasama, ang sabi sa akin, "Father, hindi po ako marunong magdasal." Sabi ko, "Nako, malaking problema yan, tuturuan kita. Taas ang kamay na hindi pa marunong magdasal dito." Taas, alam ng Diyos yan. Huwag kayong mahiya. O siguro kayo naihiyang lahat. Sige, marunong pala kayong magdasal. Umpisahan nyo na. Tal, walang nataas ang kamay. Hindi ko natuturoan kayo. Alam nyo na eh. Alam nyo na talaga.
ay taas ang kamay nung hindi pa alam ang gagawin. O sige kayo mga proud people. But sasabihin ko na rin, alam nyo ba ang pinakamahalagang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao ay oras. Oras, panahon, yon ay hindi na magbabalik muli. Yun po ang sinasabi sa pagbasa ngayon. Ang Diyos, kasi alam nyo ba ang istorya doon sa pagbasa ngayon? Marami ang nakapila nung nakita ni Jesus. Anong ginagawa ninyo? Wala pong tumatanggap sa amin. Wala kaming trabaho. Ang sabi ng sa pagbasa, o sige, pumunta kayo dito. Bibigyan ko ng trabaho. Alam mo ang Diyos kung magbigay ng trabaho, kung gaano kalaki ibibigay sa akin, ganun din ang kalaki ibibigay sa inyo. Amazing. And it doesn't matter kung kailan ka nag-umpisa. Father, matanda na ako nag-umpisa. It doesn't really matter. Tinawag ka ng Diyos eh. Ngayong araw na to, tinawag kayo ng Diyos. Binibigyan kayo ng trabaho and I'm telling you, ito na ang umpisa ng inyong bagong buhay. Aasenso na kayong lahat. Magdasal lamang kayo. Alam niyo ba kung bakit hindi umaasenso ang tao? Hindi naman sila kulang sa trabaho. Kulang sila sa dasal. Marami po akong kilala, trumabaho, nakuba na. Napukpuk na ang kamay, Masakit na ang likod, marami akong pinepre-over, masakit ang likod. Sa kalalaba, masakit ang kamay, sa kahugas ng pinggan. Wala rin. Bakit? Maraming trabaho, kulang sa dasal. Baliktarin natin ngayon kayo mga may sakit. Total, hindi naman kayo makakapaghugas ng pinggan, hindi na kayo makakapag-araro, hindi na kayo makakapag-konstruksyon. Damihan nyo ngayon ang dasal. Kaunti ang kain. Tawa lang kayo ng tawa. Alam nyo, ito pong sinabi kong ito sa inyo ay galing sa Panginoon. It's all about the reading today. Mga walang magawa. Karamihan sa mga may sakit, walang magawa. Ikaw, ano ang iyong trabaho? O wala? Ikaw, may arthritis na, may kidney pa, malabo pa ang mata. Ano ang iyong trabaho? Wala rin. Ikaw naman may Parkinson's. Ano naman ang iyong trabaho? Wala. Ito yung mga honest. Ito may arthritis, unable to walk. Anong trabaho mo? Nag-i-inspire ka ng ibang tao. Nag-i-inspire siya ng ibang tao. Tama! Palakpakan ito, marunong sumagot. Alam nyo, yung mga kayo binigyan ng Diyos sa araw na ito ng isang napakalaking trabaho, yan ay ipagdasal ang mga nangangailangan ng dasal. Sino unang ipagdadasal? Ang mga anak nyo, yung mga kamag-anak nyo, karamihan sa kanila ay naliligaw ng landas. Karamihan sa kanila ay hindi rin nagdadasal. Sabi ko nga, kung may ibinigay ang Diyos sa tao na napakahalaga, yan ay oras. Pagka po ang oras na yan ay nasayang at naaksaya, wala kayong nagawa, alam niyo kung ano mangyayari sa inyo? Kayo'y mapapagod ng wala't wala. Karamihan pong nakilala ko na tao, nagrireklamo sa akin, Father, ako'y pagod na pagod. Anong ginawa mo? Wala. Karamihan pala sa mga tamad, madaling mapagod. Totoo! Yung mga tamad na tao na upo ng upo,
lagi yang pagod. Pag tinanong mo kung anong nagawa, wala namang maipakita. Alam niyo ba pa kung ano ang nakakapagod doon sa mga walang magawa at walang ginagawa? Yung isip ng isip. Diyos ko po, Panginoong Jesus. Siyempre, ganun lang ang tao eh. An able person usually thinks kung ano-ano ang ginagawa, iniisip tuloy. Yung kanyang stage 4 cancer, naging stage 4, stage 1 pa pala. Tapos, sasabihin kung ano-ano na ang sakit. Masakit ito, masakit ito, masakit ito. Nagpa-doktor ka, hindi po Father, pero parang ako'y mamamatay na. Ay talagang mamamatay ka na nga, kung ikay iisip ng iisip, mali naman ang iyong iniisip. Paano magiging tama ang iniisip ng tao? Magiging tama lamang yan kung ikaw ay magdadasal at hindi ka lagi makikinig sa kapitbahay. Alam niyo ang sakit natin mga Pilipino, mahilig makikapitbahay. Mahilig yan makiosyoso yung tanongin ko ano nangyari dito, kung sino ang nabuntis dito. Mga hilig sa chismis. Ayan po ay nakakapagod. Ang chismis, nakakapagod. Biro mo, ang chismis po kasi, ang analogy ng chismis, ang kahalintulad niyan ay pollution. Nakakahina ng katawan. Dahil it's not good news, it's bad news. Lahat ng bad news, not good for the body. Kaso nga, paano naman Father, wala akong naririnig na good news. Mayroong good news. Ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Ang mga salitang nagbibigay buhay. Sana sa araw na to, taas ang kamay ang gustong gumaling. Ay, salamat. Lahat kayo gustong gumaling. Palakpakan natin ng Diyos. Kayo ay nasa tamang lugar. Dahil ito ay healing mass. Healing, gusto niyo lahat gumaling. Ang uumpisahan ninyo ay maramdaman ninyo na kayo'y mahal ng Diyos. Kayo ay may halagang tao. Pagka may sinabi sa inyo, wala kang kwenta. Hindi po Diyos ang nagsalita. Ang nagsalita niya ay demonyo. Ang sasabihin mo sa kanya ay, ubalis ka dito hanggang ka ni Satanas. Okay? Pagka may nagsabi ng masama sa inyo, pag sinabi sa inyo ay, mga wala kayong kwenta, ang sasabihin nyo ay, sabi ni Father Suarez, umalis ka dito, kampon ka ni Satanas. Taas naman ang kamay ng ayaw magka-cancer, yung ayaw lang. Taas! Yung ayaw magka-cancer, yan, baba na. Hindi kaya ako sekreto sa inyo. Kung ayaw niyong magka-cancer, huwag niyong papapasukin sa inyong bahay ang mga chismosa. Sila po ang pinanggagalingan ng sakit na kanser. Kung gusto niyo naman, papasukin niyo. Kung gusto niyong mamatay na agad. Kaso karamihan naman sa nagkakanser, hindi naman ito namamatay agad. Pinahihirap, may stage 1, may stage 2, may stage 3, may nagmi-metastasize pa. May chemotherapy, may radiation, may cobalt, may operation. Kaya bakit ang chismis ang magiging cause ng cancer? Dahil nga yan ay masamang elemento. Kaya po, pagka may cancer sa lugar na ito, taas ang kamay na may cancer. Taas, para kayo may pray over ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dahilan niyan ay mga chismosa sa lugar na ito. At may kagamutan. Ito ang magandang balita. May kagamutan. Ang gamot diyan ay mabuting balita. Kaya po ito ang sinasabi natin sa misa.
Alam niyo, sinasabi natin sa misa, pagka itinaas na ng pare ang ostya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Anong isinasagot niyo? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Salamat sa Diyos. Lapakan natin ng Diyos. Alam niyo na ang sagot. Sa isang salita lamang ni Jesus ay gagaling na ako. Gagaling na tayo. So ang nakapagpapagaling ay salita ni Jesus na inyong narinig. Na siyang buhay na salita na nagpapalakas ng loob. So ngayong umagang ito, hindi lamang kayo nabigyan ng trabaho. Mga walang trabaho. Kung hindi narinig niyo pa ang salita ng Diyos na siyang magpapagaling sa inyong lahat. Amen. Tumayo tayong lahat. Tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon na umaasa na tayo't makakatanggap ng kagalingan sa bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, tingin mo ang aking panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, Obispo Pedro D. Arrigo, mga kaparian, religyoso, naway mabiyayaan sila ng malusog na pangangatawan na lubha nilang kailangan upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin sa inyong simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, naway makapaglingkod sila ng mahusay at ng buong katapatan upang makapagbigay sila ng maagap at angkop na serbisyong pangkalusugan at pangmedikal sa mga sandaling ito, mga kapatid, ipigit natin ang ating mata at ilagay natin ang ating kamay sa parte ng ating katawan na may sakit. Pagpalang Ama, alam mo ang karamdaman ng mga nandito ngayon. Mga may sakit sa puso, malabo ang mata, may diabetes, may Parkinson's, may stroke, may cancer. Lord, pagalingin mo sila, yung mga may arthritis, may vertigo, masakit ang batok, masakit ang tiyan, nagdadialysis, may asthma, may migraine, may bukol sa dibdib, may emphysema, paralyzed, may stroke, may high blood, may leukemia. Marami po dito, hindi magkaanak. Cerebral palsy, ang bata, may autism. Marami rin po dito, may thyroid problem, may gout. May arthritis. Yung mga may black artery sa puso, may hypertension, may kidney disease, may hepatitis, may acidity, hyperacidity, may endometriosis. Lord, magalingin mo po sila. Ipuhin mo at tanggalin ang sakit na kanilang nararamdaman ngayon sa kanilang buong katawan. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Mapagpalang Ama, tinawag mo ang lahat na nandito ngayon, at binigyan mo sila ng trabaho na magdasal. Nang sa ganon sila ay magkaroon din ng kagalingan. Humihiling kami na kami ay pagalingin sa aming mga karamdaman
at mapalapit sa iyong kalooban na magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pag-aalay.